Magandang araw at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Political expert, Professor Dr. Malotikia ay may pananaw patungkol sa mga usapin ng impeachment at paninira demolition job para kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang ama na si dating Pangulong Digong. Ang sa kanyang opinion ay posibleng wala o manong kilalaman itong si Pangulong Marcos sa mga ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Ngunit may mga alipuris o mano na bumubulong kay Pangulong Marcos. Hindi kaya ang impeachment na ito, mga kababayan po natin, ay inaprubahan ni Pangulong Marcos kahit pa na dinidenay niya sa media ang paghiwalay or mukhang may lamat na o mano itong Uniteam. Ano po ang inyong opinion? Pero bago pa kayo magbigay ng inyong mga opinion dyan sa ating comment section, mga kababayan, pakinggan at panoorin muna natin ang naging komento ni Malotikia. Alright. Makita nyo sino ba ang administrasyon na magkasama ang presidente at vice-presidente. Sa tingin ko si GMA lang yun at si Kabayan. Si Kabayan. Okay? At maraming natutuwa na pag magkasama, kakaunti ang problema, nagtutulungan. Yes. Pero tama po yan, kasi pagsama-sama, pag-unity nga, buo, ay maganda ang pagpapatakbo ng ating gobyerno dahil ang desisyon na para sa kabutihan ng taong bayan ay wala nang kukontra. Wag lang ang desisyon para sa corruption at pansamantala sa pera ng taong bayan. Kasi kung magkaalyansa, eh posibleng pare-pareho ng kabig lang din. Pero siyempre, doon tayo sa sinasabing serbisyo para sa kabutihan ng taong bayan. Ito, kung mismong nakapaligid kay Pangulong Marcos ay nagplaplano, nagmi-meeting kung paano paliligwakin ang Vice President, may problema tayo. May problema talaga. Kaya nga, ka-Eric, parati kong sinasabi. Malaking problema po yan, ma'am. Laki naman ho ng tulong ng mga Duterte sa mga Marcoses. At yan ay ginamit, at ginamit ang political capital nila for that. So, nalulungkot ako kung ang Uniteam ay hindi united na ganon. Pero kung titingnan mo, kung sila lang dalawa, ha? Walang mga miron, walang nagpapaikot, walang bumubulong, sa tingin ko sila ay nagkakaintindihan kung sila lang dalawa. Sa tingin ko, nararamdaman ng Pangulo ang tulong ng Vice Presidente. Yes, parating sinasabi, kay Apo po tayo, kay Apo po tayo tutulong. Ngayon, ang tanong ko naman kay Mr. President, pwede naman yung patigil lahat ito? Yeah. Di ba? Pwede naman yung ibalik ang respeto sa proseso? Tama. Pwede naman ilagay nyo sa tamang lugar ang identified as terrorist at pabayaan nyo sila. Oo, nasa legal arena sila. Nasa legal arena sila. Pero yung para gawing moro-moro ang isang deliberative process to achieve their agenda, para pong mali iyon. At sana po, Mr. President, manduhan nyo ang inyong mga kasamahan. Yes. Dahil hindi ang kalaban si Vice Presidente Sara Duterte. Ang nagkakos ng panghihina ng administrasyon na ito, galing sa inyo. Sa loob. Hindi sa kalaban. Okay? Ngayon, pag nakikita ngayon itong tatlong makabayan block na mahina ang gobyerno. Ay, mahina ito, kakayanin ko to. Sige nga, tumayo ako, magtanong ako. Yun po ang naging example natin sa House of Representatives. Mamalo, direktahin ka namin. Never nangyari po ito without going into the state of comparison between Rodrigo Roa Duterte and BBM. Never po nakaporma itong mga infiltrators of the government kasi that should be the one that we are calling them, itong kamatayan party list. Hindi yan makaporma sa loob ng Kongreso. Mm-hmm. Para ipahiya ang gobyerno, sabotahihin tayo. Nag-iingay, pinapabayaan sila. But inilulugar sila. Mm. Doon lang sila hanggang sa ilang minuto, tapos hindi sila pwede mag-manipulate o mag-monopolize ng public deliberation with the national coverage the way they did in the demolition job and all-out propaganda orchestrated against the office of the Vice President right before na nandun ang Vice Presidente. Tanong namin sa iyo, ma'am. Ano ang obserbasyon ng mamamayang Pilipino sa nangyayaring ito at anong epekto sa political value ni Sara Duterte at bilang Vice Presidente ni Bongbong Marcos Jr. ngayon sa kasalukuyang ataking ginagawa sa kanya? And anong implication nito sa public perception and trust to the current government? Sa tingin ko, yung sagutin kita ng una dun sa public perception, dun sa aming survey sa pahayag, lahat ho nagbagsakan dun. Nagulat ho ako dun sa resulta, ilang beses kong pina-check sa aming statistician. Sa Publico Asia. Yung pahayag third quarter. Pinaulit po naming pa-check kasi sinisigurado ko.
Pero makikita nyo lahat, kabinete, yung top 4 officials, bumagsak ang rating. Bakit sila bumagsak? Bakit? Dahil bumagsak si presidente. Saan ang dahilan? So, sa tingin niyo? Sa ekonomiya. Oh, okay. Sinabi rin doon, bigas, trabaho, presyo. Yun lang naman eh, ekonomiya. Ayusin mo ang ekonomiya, makakabangon ka. Itong pagdidistribute ng bigas, probably this is optic-wise maganda. Maganda, visual. Pero ano yung long term? I mean, with Israel now, uh-huh. What is your plan? Looming crisis for yan. Us yes. To probably remain buoyant. Oh, ano ang resulta dun sa aming survey? Sabi niya, oh, hindi ako nakakuan sa survey. Ang importante, yung trabaho. Mm-hmm. Okay, dun sa nag-a-analyze para sa Pangulo, tingnan niyo yung rating niya sa North Central Luzon. Nag-meltdown ho siya dun, sa baluarte niya. Mm-hmm. Si Sara Duterte ho, tumaas, kaya siya mataas. At siya ang highest approval and trust rating dahil sa Mindanao. Mm-hmm. So, ibig sabihin mga kababayan po natin, ang kanilang ginawang demolition job, paninira at itong pagbagsak ng ekonomiya natin at mababang ratings ni Pangulong Marcos ay hinila din pala itong si Vice President Sara, mga kababayan po natin. So malinaw na nasa Pangulo pa rin ang pagdala na para tumaas nga ang mga ratings, nasa kanya pa rin. Pagbaba ng presyo, trabaho. Itong demolition job, mga kababayan po natin, hindi pala masyado nakaka-apekto ito kay Vice President Sara Duterte. At ang ginagawa ni Romualdez na umano'y pahimigay ng MR na bigas ay nakabigay sa kanya ng napakagandang ratings, mga kababayan po natin. So, ganun pa man ay hindi naman talaga ito pagbabasihan na sa tao pa rin. Pero syempre, ang ratings ay isa sa mga magpapatunay kung talagang napaka-epektibong leader yung nakaupo sa ating gobyerno, lalo na sa administrasyon ito. So, there are baluartes na dapat sa'yo talaga eh. Dapat solid. Diba? No? Dapat solid. No? So, nakita namin doon, bakit bumagsak sa NCL? May problema tayo. Northern Luzon, Central Luzon. Oo, kasi kung sa baluarte niya, medyo humihina, may problema tayo. Sabi ko nga, no? Sa tingin ko, alam ni Presidente, marami nang naitulong ang pamilya Duterte. From the burial of your father to the sliding down as vice president. Those are very clear. At talagang tumutok doon si Vice Presidente Sara Duterte against the wishes of the father. Okay? So, ang napakahalaga nating tingnan, kung kayo lang dalawa siguro okay, pero kailangan to a certain degree, pagsabihan mo na rin yung mga nagmi-meeting dyan. Kasi wala naman nagmi-meeting sa grupo ni Vice Presidente to dislodge you. No one. Yes. But there are people, you know, saying that ang malakas na Sara Duterte, panganib sa atin yan. Ang tanong ko ho, nasa balota ho ba si Sara Duterte sa 2025? Wala po. May partido ho ba siya? Wala po. So bakit kayo natatakot sa isang Sara Duterte? Vice Presidente lang po yun. At talagang nagsasabi sa inyo na si Apo, tutulungan natin kay Apo tayo. Nandun yung... So yan naman pala mga kababayan po natin eh. Bakit nila kinakatakutan itong si Vice President Sara Duterte? Pero siyempre, alam naman nila nung bago pa mag-eleksyon ng 2022, si Vice President Sara nga ang nangunguna. Siya lang yung umayaw, di ba? At hinayaan niya na si Pangulong Marcos na lang ang kanyang susuportahan. Pero ganun pa man, I think titigil nata sa paninira itong si Romualdez at ang kanyang mga alipores, lalo na itong kamatayan na kamatayan black umano, mga kababayan po natin, dahil nagdeklara na ito si Vice President Sara na hindi siya patatakbo sa 2028. Ngayon pa man, itong si Franz Castro ay hindi talaga tumitigil. So sa kanyang mga interview, kahit araw-araw, oras-oras mag-interview niyan, lagi niyang binabanggit itong questionable pagastos umano ni itong confidential fund. Hindi makamove on samantala, audited nga yan eh. May report, pwede siya humingi ng special audit. Pero hindi niya pwede maisa publiko kasi confidential nga. Baka hindi rin siya bibigyan dahil alam naman po ng lahat na sila ay membro nga nitong makakaliwang grupo na posibleng makompromiso ang mga operasyon. Lalo na ang CIF ni Vice President Sara na talagang sila ang tinatarget nito. Alam nila yan. Respeto. Okay? Hindi siguro natin nakikita na nasasaktan ang vice presidente natin dahil hindi naman ganun ang kanyang personalidad. Ibig sabihin ma'am, yung pagpapakumbaba, magnanimity
to submit to the will of Congress, nandun pa rin kay Sara Duterte in spite na pinahiya siya. Yeah. Dinimolish siya, ininsulto, binasto siya doon, at ginawa ng kalokohang propaganda operations ng CPP na parang pinabayaan lang ng mayoriya ng mga kongresista na hindi naman mga taga-CPP, tatlo lang, pero napakalaki po ng damage nito sa pangsiguridad na direksyon ng ating bansa. Yeah, important is for us to see our leaders working together. Okay. That's one. Secondly, we need a contingency plan in any eventualities of the Israel crisis. Why? Because we have Muslim brothers and sisters here. And we do not want them to be part of a global call. Okay. Yeah. Third, I think you should study scrapping the 0.17% of the trillion, 5 trillion budget. That is the CIF. Mm. If you remove the CIF, ang sabi nga ni President, ni Vice Presidente, okay lang sa akin, write nyo yan sa Kongreso. Pero nung sinabi niyang kung ayaw nyo ang kapayapaan, ayaw nyo rin ang... At ayaw nyo sa confidential fund, alam natin ang tinutumbok niya, yung enemies of the state. Yes. At hindi yung mamamayang Pilipino. At hindi ho tungkol sa ibalik nyo yung CIF. Yes. Narinig nyo ba ang Vice Presidente? Oy, Mr. Speaker, sandali. Ibalik mo yan. Kailangan ko siyan. Ang sinabi niya, nasa sa inyo po yan, pero mas luluang ang aming trabaho kung meron kami. Pero hindi ko sinasabing kailangan ko lahat yan. No? So kung aalsin, alsin. Ang akin lang, siguraduhin nyo ang gamit ng CIF. At babalik ako doon sa call ko. No? Kung aalsin doon sa isa, abay, di alsin nyo sa lahat. Mm-hmm. At kung i-realign sa social services, edi realign nyo sa social services. Huwag po sa pag-asa. Ang pag-asa, pwede yung i-allocate ng presidente ng pondo. Mm-hmm. Because natin sa barangay. Yes. So technically, the IRA, you can help that, diba? You can help that. Correct. And you can even ask the, ang pag-asa is part of Palawan. Palawan. You can even ask Palawan or increase the IRA of Palawan for pag-asa. But, you know, for the speaker to be saying, I will allocate X amount for pag-asa, make it a Maldives of the, I mean... Mga palusok na lang yan. Ito, talagang napakahirap pag-aralan, lalo na sa domestic issues na meron tayo. Ma'am, sorry. Sinabi na rin Brother Frank Comisina, mga kababayan, ng mga intelligence practitioners like Secretary Espero, ng dating National Security Advisor, Secretary Aling Capuyan, who was also a seasoned intelligence officer in the military, yung social services mamalu at yung iba pang mga priorities ng government cannot be a contending priority sa national security. Yeah. And therefore, they should be considered as parallel priorities na magkasabay na asikasuhin yung kahalagahan sa social services, sa iba pang mga aspeto, sa mga pangsiguridad na aspeto, hindi dapat nagbabanggaan. Tama po ba itong pagtingin na ito? Sapagkat parang sinasabi na pag may confidential fund at may intelligence fund ang ating gobyerno at mga nangungunang sangay ng gobyerno, parang napapabayaan ang social services, which are wrong and illogical take-off of argument. Eric, kaya nga ako paulit-ulit na sinasabi ko, ha? 0.17% ng 5 trillion ang CIF. Walang was, 0.17. Nanggaling po yan sa 0.28. So, pababa. Okay? At ang tanong ko, napakahirap ang mundo ngayon. Maraming nangyayari na hindi natin napupulsuan, hindi tama ang reading natin. Yes. Doon sa 0.17, yun na lang ang ating pinanggagalingan. Less sa tingin mo, right. Sa tingin mo, kung nagkagulo, alam mo, ang una nating problema is are the OFWs. Eh. Dahil nasa corner yan ng globe. Ng buong daigdig. So pag nangyari niyan, saan tayo kukuha ng pondo? Para sila ipabalik. Di ba, naalala nyo dati, yung dating administrasyon, may binalik na 1 million na OFW. Yes. Yeah. Ginastusan ng eroplano, ginastusan ng pamasahe, ginastusan ng paninimula, at gagastusan, at ginastusan rin yata yung pagbalik. Pagbalik. After the COVID. So itong mga ito, napakaliit. Noong nangyari ang COVID, saan kumuha ng pondo? Hindi ho ba sa CIF? Agreed. Yes, correct. So, ito, tingnan nyo po itong mga ito kasi napakahirap kung basta biglaan nyo na lang aalsin ang mga bagay-bagay na pag nangyari, pilay ho lahat tayo. Yeah.